So, kakalabas na nung bagong teaser, trailer sa Shake, Rattle and Roll Extreme. Pinost mismo ng Regal 2 days ago. Ngayon ko lang napanood dahil busy sa uni, di ko nabutan nung una siya lumabas. At ito yung masasabi ko. Excited ako para sa Pasko. At unang tingin ko sa unang mga parang tatlong episodes, nabasa ko sa Wikipedia yung tatlong manging title ng episodes ay Mukbang, Rage, at Glitch. So, yung mga unang lumabas dito ay nakita ko parang hindi Shake, Rattle and Roll yung vibes. At hindi naman ibig sabihin na masamang bagay yon. Kasi nung pinanood ko lahat ng Shake, Rattle and Roll, nung limang araw ng 2022 lahat, mapapansin nyo siguro rin kung pinanood nyo, ay yung tatlong episodes ay hindi consistent sa quality nila. Magandang example dito ay yung sa Shake, Rattle and Roll 15. Unang episode doon, yung Ahas, parang isa siyang wacky take sa urban legend. Parang 50-50 comedy horror siya. Yung nagdala rin doon yung atmosphere tsaka yung acting. Tapos, yung pangalawa naman doon ay Ulam. Parang ano lang siya, more on superstitious. Tapos may mga gross out na eksena. Purong nakakatakot lang ang lahat naman doon. At tapos yung huling episode naman doon ay Flight 666. Parang 25% on horror siya. Tapos yung comedy, yung parang pagka-corny ng episode na yon dahil sa tag dito, magandang CGI effects. Maganda siya pero halatang peke naman kung tinignan mo. Basta yung animation ay parang maganda naman tignan, may effort. Dinala ng mga OA artihan ng mga characters dito. So dito naman, mukhang consistent yung mga teman o kaya yung magiging quality na ayatid nila dito. Una sa tingin ko yung mukbang episode, dito yung parang pinagbidahan nila Paul Salas tsaka ni RK Bagat Singh. Excuse kung mali yung pagka-pronounce ko sa apelido niya. At yung isa ko pang kilala dito ay si Ninong Rai, which is isang YouTuber, obvious naman. So sa mga parang napakita dito sa teaser trailer nito, mukhang parang na-remind ako nito ng Ulam episode. Yung parang una palang lumalabas sa mga commercial yung Shake, Rattle and Roll 15, yung tingin ko sa Ulam episode, parang kung ano ba yung parang hati dapat dito ng mukbang episode. Kasi nung napanood ko mismo yung Ulam episode, ay more on ano lang pala siya, superstitious. Tapos yung parang Ulam doon ay parang plot point lang sa parang pinaka main plot point na yon, which is Lason. At nagiging halimaw yung mga characters doon, si Ned Armstrong at saka si Mary Ann Armstrong. Saka disappointed ako noon. Di naman ibig sabihin pangit na yung episode na yon. Pero in-expect ko parang kakain natin sila ng mga kadiring pagkain. Yung parang sa tingin ko ay laman ng tao o kaya parang pinapakain sila, ginagawa silang cannibals ng kung ano. Yun yung tingin ko sa ano sa poster noon . Pero kung ano ba yung expect ko sa Ulam episode, parang nandito sa mukbang episode. Hindi ko pa alam yung parang pinaka main plot point nito, pero assume ko ay parang Ulam episode din na parang papakainin sila nang hindi naman siguro lason ng mga pagkain, parang ano na siguro, parang gross out. Tapos parang may commentary na rin sa parang mukbang trend na nangyayari sa social media. Medyo updated na rin kasi parang mas uso dati no 2019 yung mukbang . So yeah, excited ako. May parang iconic ng eksena na nga . Nung kumakain sila. Tapos yung basta may live stream ongoing dun. Sunod naman ay Rage. Yung Rage title, parang homage to sa 28 Days Later. Tungkol sa mga taong infected ng rabies type virus, na Rage virus yung tawag, essentially. At ayun, parang ginagawa na ng mga zombie yung mga tao doon. Tsaka parang tingin ko ito yung homage dito kasi may mga zombie rin to, obvious naman sa title nung nakita ko pa lang yung mga announcement nito sa Twitter at kung ano. At pinagbidahan to ni Jane De Leon, yung bagong Darna. Yun lang yung kilala ko dito sa totoo lang. Napansin ko lang rin trend na karamihan dito ay mga baguhan ng artista. Nasa industriya na rin sila pero hindi yung parang mga veterans na in-expect ko. Parang naninibago lang ako kasi kahit naman yung mga lumang Shake, Rattle and Roll, baguhan pa lang siguro yung mga artista doon, kagaya nila Janice Dible, saka ni Manny and Reynes. Pero dahil sa parang ngayong panahon ko sila napapanood noon, ayun, parang mga veteran na sila sa pinapad ko ngayon. Pero yung veteran lang dito sa tingin ko ay si Isa Calzado na nasa susunod na episode na di-discuss ko mamaya.
Tsaka dahil parang obvious na nga na zombie episode siya, dinirek ito ni Joey De Guzman, which is yung director ng Day Zero. Nilabas siya ng 2022 sa Amazon Prime Video. Ayun, tungkol din yun sa mga zombies. Okay lang naman na zombie movie, pero yung mga characters di ko dun type. Tingin ko dito, para lang siyang Lost Command in the Banes. Pero yung mga characters dito ay para mga normal na mga civilian sila, di katulad sa Lost Command, mga sundalo na nasa mission na ayun, naka-encounter sila ng mga zombie doon. Pero yung parang pinagkaiba dito, parang yung unique na dito sa episode na to siguro ay mga zombie na talaga yung mga kalaban. Sa Lost Command, mga aswang yung mga nakalaban nila doon. Pero kung paano sila umarte para sila mga zombie, yung mga zombie na nagsasalita, parang ganun. Pero dito parang sila yung mga zombies na parang nakita natin sa George A. Romero zombies. Basta yung definition na ng zombies ngayon, pati rin sa Emergency ng Shake, Rattle and Roll 10, mga aswang yun, pero kung paano sila umarte para mga zombies. May mga actual na zombies na rin talaga nagpakina sa malang Shake, Rattle and Roll, which is Kulam at saka yung Encanto. Pero yung mga zombies doon ay hindi main focus. Parang isa lang silang underlings ng pinaka big boss na halimaw doon sa mga episode na yun. Yung tingin ko lang dito ay parang wala naman masyadong espesyal, kagaya ng masasabi ko dun sa Day Zero movie na dinirect nga ni Joey De Guzman. Pero yung parang pinaka-problema rin kasi dun sa Day Zero ay yung mga characters ay di sila, wala akong makarelate sa kanila, parang di ako umasa sa kanila makakaligtas sila dun. Ewan ko lang dito, kailangan ko pang mapanood kung ano ba yung klaseng characters sila, Jane De Leon tsaka yung mga grupo niya dito. Expect ko na lang na maganda na lang at least yung magiging takbo ng kwento, lalo na siguro magiging 4-5 minute episode yung haba nito. Hindi kumpara ng Day Zero na masyadong mahaba. At saka yung trend na ngayon ko lang madi-discuss dito ay mukhang hindi ito magiging rated PG, kasi simula ata nung Shake, Rattle and Roll 2005 hanggang Shake, Rattle and Roll 15, parang rated PG yon para makater sa mahabang audience, lalo na Metro Manila Film Festival yon. Pero napapansin ko dito, yung tatlong episodes puro dugo at ilang gore ganon, lalo na siguro obvious sa title na extreme yung subtitle nito. Next at yung panghuling episode dito siguro ay yung siguro ay pinaka nakakatakot na sa lahat ng episode na to. At yung isang natatakot ako pag nakaabot na ako sa punto nito sa sinehan. Kasi, 'di ba, 3 episode segment yung movie na to, which is yung glitch, at saka marami akong masasabing at ma-unpack dito sa episode na to. So tingin ko sa teaser trailer na to, parang ito siguro yung una na Shake, Rattle and Roll o kaya Pinoy horror movie about sa nakakatakot ng mga bata trope na mga nakikita natin sa mga ilang Hollywood movies. For example, Pet Sematary, Cooties, more on comedy yun. Yung The Shining, hindi naman si Danny yung pinaka-kontrabida doon, pero may mga ilang weird din sa kanya. Pati na rin siguro yung Orphan. Tsaka siguro yung episode na to sa tingin ko ay nagka-cash in sa mga nauusong trend sa mga video games tungkol sa mga nursery rhymes or kaya family friendly na mga games. Pero yung twist dito ay ginagawang nakakatakot na parang di na naging pangbata. Kunyari dito ang example ay Baldi, Amanda the Adventurer, Poppy Playtime, etc. At saka parang unrelated dito, may parang vibes ito ng Five Nights at Freddy's. Lalo na may bagong Five Nights at Freddy's movie sa November na tapapalabas sa Pilipinas. Excited na ako doon. So ito siguro ay tungkol sa parang goat mascot para sa mga bata. At ayun, may parang tinatago itong madidilim na lihim. At saka may expose atin yung true nature nito. Tapos pinagbidahan nga pala ito ni Isa Calzado at saka ni Ella Villanueva. Tama ba yung pangalan na sinabi ko? Basta siya yung nasa Voltage 5 Legacy bilang Ava. At yun lang yung mga nakikita ko dito. Parang yung mga bata dito ay parang di naman threatening na nakita ko. Maliban sa mga kinakanta nila nakakatakot na chant, which is Gary the Goat, You Are My Friend. At saka syempre yung goat ay parang nagsisimbolo rin sa parang kung ano bang kinakatayo ng demonyo, may sungay. So ayun lang yung mga nakuha ko dito sa episode na glitch na pinakita sa teaser. Parang ito na siguro yung pinaka nakakatakot na vibe sa buong Shake, Rattle and Roll.
ever since yung LRT. Yung wala nang, parang hindi ko na siya mapapagkumpara sa mga ilang urban legend o kaya ay dito local horror na mga na-present ng Shake, Rattle and Roll, like yung aswang. Eh doon parang nagre-rely naman yun sa atmosphere. Ito naman parang yung parang uniqueness nito ay in-adapt nito yung mga nakikita natin na mga tropes sa yung bagong klaseng trope ng horror, which is scary children at saka twisted nursery rhyme games na exclusive lang nakikita sa video games, kung nagigets niyo sinasabi ko. Which is unique din siguro sa Pilipinas na gumagawa sila ng, ganyan lang sila gumawa ng ganitong trope, horror trope sa Pilipinas. At ayun lang yung masasabi ko. Sa siguro sa pag napanood ko nito, expect rin kayo ng continuation nung aking 1-hour magnum opus na Shake, Rattle and Roll video. Kasi kung nireview ko lahat ng 4 to 5 episodes sa loob ng isang video. Ganong format din yung gagawin ko dito. Pero syempre, wala na special yon kasi isang movie na lang sa isang video eh. At saka dahil gumawa na rin ako ng 45 episode ranking dito sa Shake, Rattle and Roll, siguro isisiksik ko yung tatlong episode dito kung saan sila mararapat kung pag napanood ko na sila. So ayun lang yung masasabi ko. Ano masasabi nyo sa bagong Shake, Rattle and Roll teaser? Excited ba kayo? Nagustuhan nyo ba? Ayaw nyo ba? Or nasa kalagitnaan lang kayo? Anong parte ng trailer at teaser yung excited kayo sa tatlong episode? Paalam nyo sa akin, gusto kong malaman. At magkita tayo sa susunod na discussion video.